Sinira ng bigla ang pag-ulan ng asido ang buong lungsod, na naging dahilan ng pagkamatay ng milyon-milyong tao. At ngayon ay paparating na naman ang acid rain, ang mga walang kalaban-laban ang susunod na target. Napakalakas ng puwersang kinakaing unti-unti na kahit ang asfalto ay natutunaw lalo pa ang isang tao sa laman. Unti-unti nang naagnas ang sasakyan ngunit hindi alam ng sanggol sa loob ng sasakyan ang panganib na paparating, sa lalong madaling panahon ito ay magiging isang pool ng dugo. Pagkatapos ng ulan, isang pamilya ng tatlong maswerteng nakatakas ay tumitakas, sa gitna ng kalsada ay nagkaproblema ang motor na kanilang sinasakyan. Maaring dumating muli ang acid rain anumang oras, kaya kinailangan nilang iwan ang sasakyan at palitan ito ng paglalakad. Habang patungo sa pagtakas, humingi ng tulong sa kanila ang isang lalaki na kinain ng asido ang mukha. Pero hindi man lang nila kayang alagaan ang sarili nila kaya hinayaan na lang nila ang tao na mag-isa at umalis. Sa oras na ito, ang madilim na ulap ay darating sa harap ng mga mata, ang pamilya ay nakahanap ng isang kwebang masisilungan. Ngunit nakita ang isang grupo ng mga tao na may hawak na baril na nakaharang sa daan, walang pinapayagang pumasok. Ang mga sumusuway sa kanila ay gumagamit pa ng dahas para itaboy sila. Ang mas mapanganib ay ang paggalaw ng masyadong mahaba ay nagiging sanhi ng pagpapakita ng mga sintomas ng dehydration ng bata. Kung ang tubig ay hindi napunan sa oras, maaari siyang mawala ng buhay. Ang ama ay mapipilitang tumakbo sa mga bala gamit dot ang bote. Hindi nagtagal sa pagtakbo, nakahanap siya ng bahay, agad siyang sumugod para maghanap ng gripo para kumuha ng tubig. Natinutukan siya ng baril ng may-ari ng bahay sa mga oras na ito. Alam na ito ay isang ordinaryong tao lamang na gustong uminom ng tubig, ang host ay may habag. May pwesto pa daw sa baba, bago pumasok sa lalaking nag-aaway sa isip. Kulog sa langit, hindi na hinintay ng babae na bumalik ang asawa at kinuha ang bata. Ngunit hindi niya iniwan ang kanyang asawa at mga anak sa huli upang magtago sa basement. Papalapit ng papalapit ang panganib, ang kanilang pamilya ay sumubok na lamang na tumakbo. Biglang nagkaroon ng ideya ang asawa, tumakbo siya upang kunin ang mga bakal na plato sa lupa, sa isang mahalagang oras ay maaaring makatulong sa kanila na samantalahin ang oras. Nasa harap ng aking mga mata ang kanlungan, ngunit ang acid rain ay nakatayo din kapag ito ay bumagsak. Gumamit ng bakal na plato ang lalaking lumabag sa kanyang sariling kaligtasan upang takpan ang kanyang asawa at mga anak. Maaring matuno ng acid rain ang anumang makakasakit sa kanya. Habang patuloy na gumagalaw ang kanyang kamay ay nabubulok na, ang kanyang anit ay kinaagnasan hanggang sa umuso. Ilang hakbang na lang patungo sa kaligtasan ngunit sa kasamaang palad ay hindi na. Siya makalakad pa, ligtas na nakapasok sa kuweba ang asawa at mga anak, ang mga patak ng ulan na pumapatak sa babae ay nagparamdam sa kanya ng sakit. Ngunit ang panganib ay hindi patapos, ang tubig ulan ay dumadaloy sa bangin patungo sa kuweba. Kailangan nilang gumapang ng mas malalim, sa madilim na kuweba ay wala silang makita. Habang lumalalim ka, mas makitid ang espasyo, at may mga palatandaan na malapit na itong gumuho. Ang inang piniling isakripisyo ang sarili para umasa na mabubuhay ang kanyang anak, ang huling ina ay ibinaon sa lupa. Umaasa sa isang sinag ng liwanag, ang anak ay dahan-dahang gumapang pasulong, sa lahat ng paghihirap ay gumapang ang anak palabas ng yungib. Sa abot ng mata, ang nayon ay kinaagnasan ng asido. Ang mga magulang ay isinakripisyo ang lahat para sa kanilang mga anak, ang susunod na daan ay maaari lamang pumunta sa kanilang sarili.